with that, ano, ng, hindi ko lang Pilipino, medyo na-discarate ako sa Hadidi, pero I love that, ano, matibay ang Hadidi, and I'm so thankful na hanggang ngayon, ay nandito pa rin ako, and I'm thankful to ABS-CBN, Channel 5, and of course, Dreamscape, sa aming boss, si Deo, na binigyan nila ako ng tiwala, na mapasama sa isang malaking proyekto kagaya ng Pira-Piraso Paraiso. Natatandaan po ba yung last time that you worked with a Kapamilya project? Kung how many years ago po yun? Nako, medyo matagal na yung last project, if I remember right, was yung Angelito Batang Ama. Wow! Na, alam nyo ba yun? J.M. de Guzman. Yes! So, huwag po kayong mag-alala, Miss Snooky, dahil aabangan namin kayo dito, lalo na sa iyong clap eksena. Salamat! Oh. Sasabi ko lang sa inyo mga anak, clap. Ito na sa si Kuya Epi ninyo. Oh. Talon agad! Sa pirapiraso. Take note, ako lang ang nakapamili. Malaking papasalamat ko talaga sa Dreamscape. Kasi simula ng Flower of Evil, parang dire-diretso ako, di ba? Dirty Linen, kaya sila rin ang gumawa. Actually, yung crew, yung production staff na gumagawa ng Pira-Piraso Paraiso, sila rin ang gumawa ng Dirty Linen. Oh. Diba, as yung direct sa Dirty Linen, eh, diba? So anyway, sa lahat ng mga nakagusto ng Dirty Linen, this is another one that you should watch out for. Kasi talagang, pag binasa mo yung script, sa muna pa lang huli ka na eh. Huli ka na. Especially pag ginagawa na namin, ina-act out na namin yung mga roles namin, ang lalalim ng mga twists and turns ng bawat characters. So, lalo na pagkasama ko na yung pamilya ko, mahal ko sila, pero ako yung sinira ng buhay nila. Alam na yun, diba? Pero mahal na yung mga anak nila, pero kami sumira ng buhay nila. May mga ganun ba? May mga ganun kwento na ayaw na yung pakita sa kanila. Maski kung paano, panapakita namin sa kanila yung angst o yung galit, yung pagiging ano namin, pagiging sinisters namin, di ba? Pero, in a way, napamahal sila sa amin. So, may mga ganun ba that makes the characters that we have human. And I think that's the magic of the scripts that comes from Dreamscape. Mm-hmm. The characters become human, di ba? So pag pinasa mo yung character mo, so una syempre, paano ko magagawin to, nakakalito, di ba? Then of course nalapit ka sa director mo, kailangan pakinggan talaga yung vision ng director eh. Yeah, pag narinig mo yung vision ng director, kung ano yung character mo, kasi siya yung nakaka-intindi with the creative team, and then you just have to hit your marks and follow the lead of the director, and doon mo ma-realize, ay, ang lalim pala ng character. Diba? Ang lalim pala ng relationship na, like kami ni Amy ngayon, ni Loisa, pag titingin na lang kami, ang dami ng ibig sabihin ng tingin na namin kasi marami din tinatago, di ba? With Jonah, with the character from Ronnie, ganun din, di ba? Kasi marami kami yung magkabangga sa police station. May tingin lang kami na, loko ka, alam ko yung ginagawa mo. Hindi na, ganun na. So, lumalalim na yung sinasabi nga nilang mata-mata acting, lumalabas na. Kasi, ang lalim ng mga hugot ng mga characters. 2.0 mata-mata. Mata-mata.